Hello mga guys. Magandang tanghali po. Ngayon po, may oras po ako para gumawa ng mukbang. Ito, may inanda po ako na ito po, hindi mo naman po lahat digitalis, yeah? Ito po, meron pa akong nilagang talong, ampalaya na dahon, at gulay din na ang tawag nila dito, pachoy. At lalong-lalo na po ang yan, guys, nakikita ba ninyo yan? Yan ang binabad na bangus. Binabad ko po ito sa suka, garlic, pepper, salt. At hindi lang po yan, meron po rin tayong sigadilyas, sisto. Meron po tayo niyan. At meron din po akong ginawang sisig. Sisig po ito. Sisig po yan, guys. At syempre, hindi po mawawala sa atin ang kanin. Yan po, kanin. At longganisa. Meron pa po ako nag-iisang longganisa. Isa lang po. Yeah? Okay, guys. Simulan na po natin. Samahan po ninyo ako sa aking pananghalian. Ah, hindi ko po mauubos ito, guys, ha. Gusto ko lang po ipamalas kung ano man naman, kung ano po yung kakayahan ko. Di po ba? Okay, let's eat, guys. Panoorin niyo ako. Enjoy my tanghalian. Hi, mga guys. Come, let's eat. Yeah? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oh Lord, thank you for the foods I have in my friend, and thank you, Lord, for giving me a quiet life and guide my family, friends, my relatives, my brother, my sister, Lord. Thank you, Lord, for your blessing. And please, Lord, always guide me wherever I am and wherever I do. Guide my husband also, and Lord, please, huwag mo pong pababayaan ang mga taong may mga sakit at ang mga taong na nawawala po sa kanilang landas. Lord, guide them, Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Okay, guys, that's it. At ang aking sawsawa po pala, guys, yan! Patis na may sili! At meron po naman akong hinandang tubig. Baka po sa sobrang gutom at mapabilis pong pagsubo, laging may handang tubig pag kumain po kayo. Ito po, meron din po akong ano ba to? Yung ananas saf. Ang tawag po dito sa atin ay yung ano ba yun, yung pinya. Pinya na ginawang sap, yung juice, yeah? Okay, guys. Okay, that's it. Samahan po ninyo ako. Okay. Ang una, sausaw. And then, subo. sarap, guys, ha? Gamit pa ako ng kamay. Maghugas po ako yan. Bago kumain, maghugas ng kamay. Kamay na lang. Di ba, guys? Yeah? Hindi ko pong maubos to, guys. Dahil may day off po ako, almost 4 days, so, naisip ko, magluto nga ako ng interesting ako. Yung bang gusto ko yung ma-feel ko naman na nasa Pinas ako. see to guys. Pag may time, give your time also yourself. Not always working. Yeah? Di po ba, guys? Sarap. Ito, dahon ng ampalaya. Itong dahon ng ampalaya ito, tamay ko po ito. Hanggang ngayon, marami pang bunga. At saka yung dahon. Malamig na dito, pero
sige pa rin ang pagdadahon niya. Kaya, nagtataka nga ako guys, bakit ganun? Dapat nga yun, nagkulay yellow na, di po ba? Siguro, sabi ni Lord, ah, dapat magbunga pa siya ito. I-keep kong always fresh para siguro sa akin. Oh, thank you, Lord. Ito ba, Lord? Ito guys, binabad ko pero wala nang tinik. Kasi ang ginawa ko po, tinanggal ko po yung mga tinik gamit ng chani. Ang chani hindi lang po para sa pagtanggal ng buhok sa ating kilay, pagtanggal sa buhok ng ating kilikili. Pati rin po magagamit po natin. Bumili po tayo ng bago na kailangan sa isda lang siya gagamitin kung kailangan mo lang sa kwan. Pero paggamit sa mga ganitong bagay, isipa rin po ninyo. Iba yung sa para sa pagtanggal ng kilay at kilikili ng mga buhok. Pero pag sa isda, pumili po kayo ng extra. Nagawa rin ako ng sisig. Pero itong sisig ko po, itong sisig ko guys, walang fat yan. Kanyang puro laman po yan. Hinaluan ko ng sili, luya, sibuyas, bawang. Oh, sarap. Ay, kumusta po kayo mga guys? Kumusta ang life natin? Ha? Ah. Ang life dito ngayon sa Germany ay ngayon, yung araw lumabas pero malamig po. Makuhan po yung hangin. Malamig po, hindi naman po yung talagang kalamigan. Kasi herbs pa lang po ngayon eh. Yung tinatawag nilang herbs. Kalahating malamig at kalahating medyo may araw. Pasensya na kayo guys dahil kung kakain po ako, hindi po right side. Sa left side po ako. Pasensya na guys ha. Pero, alam niyo guys, ito po ang pinapangarap kong pagkain. Yeah. Kung lagi ka nasa work, hindi mo maisip kung ano dapat mong kainin, kung ano na lang yung nakikita mo dyan, yun na lang ang kinakain. At saka dito, kung gusto mong kakain ng mga fun guys, ng mga ganitong pagkain, kailangan isa-isa mong bilhin. Kasi binibili pa namin ito sa fun sa Berlin. Eh dito pa ako nakatira sa may Brandenburg. Pero ang Berlin lang naman po, mga 20 minutes lang by S-Bahn. Ayun, makakabili ka po. Punta ka lang po sa mga Asian Lagan. Alam mo, guys? Sa aming mga tao, sa aming mga nasa abroad, ang namimiss po namin yung pagkain natin. Ay pag-uwi naman tayo sa Pilipinas, ang namimiss naman ng pamilya natin na ihain natin para sa kanila yung mga masasarap. Eh, kung ako po ang umuwi, ang kinakain ko lang po yung mga isda, gulay, at saka yung mga gulay, at saka mga prutas. Yung prutas na biyo. Oh, masasarap po yun. Lalo na po pag umaga, yung mga kakanin. Kasi dito, pag dito po tayo, bihira po tayo makatikim ng pagkain natin talaga mga Pinoy. Hindi katulad po sa atin. Saka dito po, mahal. Mahal po ang pagkain ng Pinoy dito. Sarap guys. Pwede ko maubos to. Ang talong. Ay, talong po, oh. Yan, talong. Tingnan po yan. Kayo, nilaga ko lang po yan. In-steam ko lang po lahat ng gulay. Hindi po dumaan sa oil. All steam.
ang naikwan ko lang po dito, ito lang po naluto ko po sa oil. Yan. Saka ito rin, ang gengisa. Ang tarap, pakain guys. Dadagdag na naman ang timbang nito. Tataas na naman ang timbang. Pero okay lang. Pag nagtrabaho ka na naman, ah, kwan lang yung mga kinakain mo, yung kung ano yung nakita mo, yun na lang. Bira ko po naman gawin itong ganito. Kung mayroon lang po akong time. Katulad ngayon, may time ako. Nag-iisa ako sa bahay. Si Mr. wala. Kaya, saluhan niya ako guys ha. Sana magustuhan ninyo itong hinanda ko para sa atin. Pero ikakain ko na lang kayo. Ikakain ko na lang kayo. Hmm? Mga guys? Hmm. Ayon ba para sa akin ang gulay? Kung hindi po ako makakain ng gulay, guys. Parang nanghihina ako. Nanghihina po ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, ah. Kaya kung napapunta po ako sa mga sa Berlin, ganyan. Kanimili po ako ng mga gulay. Ay magagusto kong pagkain. Ganon. Tara. Itong daw ng ampalaya, guys. Tara. Pampadagdag ng dugo. Pag lagi kang po yan, kumain ka nito, pampadagdag ng dugo po yan. Busog na ako guys. Gulay na lang muna ang kainin ko. Kamayan, kamayan, kamayan guys. Huwag muna tayong gagamit ng tinidor at saka kutsara at saka knife. Pag gumamit ka nun, ang ibig sabihin, hindi ka tunay na Pinoy. Hindi po ba guys, tayo mga Pinoy, nasanayan na natin kumain, gumamit ng kamay sa pagkain. Pero pag umatin naman po tayo sa mga sosyalan, sa mga, sa ibang lugar, yung gagamit tayo ng mga kan. Pero itong sariling bahay lang po, dito ka lang po sa bahay. Gamitin mo kung ano yung nararapat na ikasisiya mo. Yung mag-enjoy ka ba para sa pagkain mo. Yun lang naman po guys eh. Hindi naman po kailangan na tayo ay maging pakita natin na kung muna sa abroad na po ba tayo, maraming palitan. Dapat ba natin palitan ang nagisnan nating kaugalian? No! Ako, mahal ko ang pamilya ko. Pumunta ako dito sa abroad, magtrabaho. Trabaho lang po, tapos yun. Meron din po pamilya ang mister ko, kaya kung ano po yung tradisyon natin, yun po ang pinapakita ko po sa pamilya ng mister ko. Kung paano yung pagbabahal ng bawat isang pamilya, yun po ang ginagawa ko. Kaya ako, kung may time po ako, binibigyan ko rin po ng oras yung parents-in-law ko. Kasi po, alam naman po naman ninyo, di po ba? Kaya guys, happy na ako sa life po ito. Simple, saka nakakatulong ka sa pamilya mo paminsan-minsan. Ba, saka yung may trabaho ka, okay na po yun.
Saka yung meron po kayong pagsasamahan na maganda kayong mag-asawa. Pamilya. Yan. Ganun lang po ang gusto ko sa buhay. Hindi ko pinangat na maging mayaman ako yung oh, I'm suits, ne. Hindi po. Simpleng buhay. May trabaho ka. At higit sa lahat, may pagkakaisa ang bawat pamilya. At healthy. Yun ang gabis po. Yung wala tayong mga sakit. Yun lang po. Ang inaasam ko sa asam ko sa aking buhay. Pero okay lang mo naman po. Wala pong problema po 'yun, guys. Kain na tayo, guys. Ano ba 'yan? Oh, 'di ba, guys? Oh, sarap-sarap nito, no? Subukan din kaya ninyo, guys, pag may time kayo. Ito yung tinik sa gilid nito. Busog na ako, guys. Hindi ko na kaya. Tiyan mo. Yan ang natira sa aking inihanda ngayong araw na ito. Di po ba, guys? Oh. Oh, yan. Okay, guys. Hanggang sa muli. Yeah, guys. Hanggang sa muli. Samahan niyo ako ulit. Yeah. I wish you all have a nice day and God bless you all. Bye!